ang mga may sakit at kapansanan, lalong-lalo na sina Etta de Jesus, Mary Villanueva, Celia Ambrosio, Lou Galicia Santos at Fred Espiritu. Naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila at patuloy silang haplusin ng Panginoon upang makamit ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang lahat ng mga taong nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalong-lalo ang sina Abet Gapas at Cecil Servanto, naway mapasa kanila ang biyaya ng Espiritu upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa ng umiibig ng matapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga kapatid nating yumauna, naway pagkalooban ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka pong may kapal sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ka pong may kapal at ngayon at magpailanman. Kapuri-puri ka po may kapal sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng upas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ka po ang may kapal ngayon at kailanman. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang pag-ahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nitong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa. Gawin mong banal ang mga alay namin ito sana na iyong kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tuta na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniahin sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog. Pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Tuspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Dennis naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama si San Jose ang kanyang butihing esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sana ako
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Naririto ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan na tumatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayong lahat ng katawan at dugo ni Jesucristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagtanggap sa Panginoon sa espiritual na pakikinabang. Panginoon aming Jesus, kami ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ka namin ng higit sa lahat at ninanasa naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi ka namin matanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu sa aming puso. Niyayakap ka namin na parabagang naririto ka na at iniaalay namin ng buong buo ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay kami sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 na dulot ay pangamba at sanhi ng kamatayan. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng kampaning humanap ng lunas sa sakit na ito at pigilin ang paglaganap. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Palalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Pagkos, ipagadya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Amen. Maria, Ina ng kagalingan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, aming magiting na patron. Ipagtanggol mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin awang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo at pagpalain naman kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan at mamunga ng sagana sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Good evening. Maraming salamat sa lahat. My best regards. Ingat. Okay po ba? Nadidinig po ba? Nadidinig? Okay. Nais ko lang po ipaalala sa mga ka-brothers and sisters natin. Doble ingat po tayo. Talagang napakahirap po na kalaban natin. Minsan niya po nakakalimot. Pero yun ho ay siguro kuha na natin yun. Yung huwag lamang po natin gagawin eh. Kahit alam na natin, ay hindi pa natin gawin. Hindi tayo face mask, hindi tayo face shield, hindi tayo sumusunod sa mga health protocol. So, paalala ko lang po, doble ingat po. At talagang napakahirap po dahil naranasan ko na po yan. Okay po. At bago po ako mag-umpisa, nais ko pong batiin yung mga may birthday ngayong May at saka yung May anniversary. Happy birthday ho, tsaka happy anniversary. Isang bagsak naman po tayo dyan. At syempre po, ngayon, First Friday, meron po tayong sharing. At ang naka-line up po sa ating sharing ay mga 12 ho yata to o 15. So, umpisahan na po natin para mapabilis na po tayo, no po? Ang una pong mag-share ngayon ay mula po sa class 93. Ministry head po ng Living with the Lord. At ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Brother Roman de Loyola. Palakpakan po natin siya. Andiyan na po ba siya? Brother Roman? Good evening, Brother Fred. Ano mo ko naririnig ka? Hi, good evening. Okay na. Okay. So, nadidinig po? So, good evening, brother and sister. Ang
na at na-assign po sa akin para basahin sa gabi ito ay mula sa Isaias talata 40 hanggang 41 verse 10. Ito ang pangako ng Diyos sa Israel. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po ang salita ng Diyos na na-assign po sa amin. So ayon po doon sa bersikulo 10 na ayon sa pangako ng Diyos sa Israel na sinasabi na sa iyo ako, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. So alam po natin na napakabuti ng Diyos sa mga taong alam niyang namamananampalataya sa Kanya dahil alam ng Diyos na kung sinasabi na ang bansang Israel, ito ang ipinangako niya na hindi niya pababayaan at kanyang iingatan. Kaya alam natin na kahit ang Israel ay napakaliit na bansa at napapalibutan ng mga kaaway, so ang bansang ito ay hindi natatakot at laging iniingatan ng Panginoon. Kaya bagamat napakaliit na bansa, ito ay laging nagtatagumpay sa anumang labanan o gera dahil lagi silang tinutulungan ng ating Panginoon. Ngayon, kung ating i-ugnay sa ating buhay, pananampalataya, ay alam natin na marami sa atin ay laging nag-aalala at natatakot sa ating mga pansariling kalagayan, lalo't higit kung tayo ay dumadaras sa pagsubok o mabigat na suliranin sa buhay na dumarating sa atin. Dahil normal po sa ating mga tao na tayo ay matakot, lalo't higit kung tayo ay nagkakaroon ng mabigat na problema o suliranin sa buhay. At kung minsan, dahil sa takot natin sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin, kung minsan ay nakakagawa tayo ng mali at hindi na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya dapat nating isipin na katulad ng pinangako ng Diyos sa Israel, ay ganun din natin gagawin, ganun din ang gagawin na sa atin ng Diyos kung tayo ay mananampalataya at susunod sa kalooban niya. At hindi niya tayo pababayaan kahit hindi dapat tayo matakot. So manalangin lagi tayo sa Panginoon kahit anumang mga dumating na mga pagsubok sa atin. Subok tayong mangamba dahil iingatan niya tayo at ililigtas, kaya huwag tayong matakot kung ano pa man yung dumating sa buhay natin at tayo ay sinusubukan ng Panginoon. At ito ay may uugnay natin ngayong panahon ng pandemic. Kuminsan, dahil sa takot natin, nakaramdam lang tayo ng ubo, nakaramdam ng sipon, ng sore throat, so takot na tayo. Parang pakiramdam natin, baka tayo ay meron ng virus o meron ng COVID. Kaya labis tayong nangangamba dahil sa nakikita ng nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. So ayaw nating mangyari na magkaroon sa atin o sa ating pamilya na magkaroon ganitong karamdaman, dahil sa nakikita natin maraming namamatay sa sakit na ito.
Kaya kung anong naiisip natin, maganda. Saka iisip natin ang hindi maganda dahil guha sa takot natin na may mangyaring hindi maganda sa atin. So nagkakaroon tayo ng maling pananaw sa buhay, minsan maling pag-iisip kung anong naiisip natin, na kung minsan yung pag-iisip natin ay nagdadala sa atin sa hindi magandang sitwasyon. Dahil pagka minsan, makakaranas tayo ng depression. So pag tayo na-depressed, hindi natin wala tayo doon sa magandang takbo ng isipan natin. At kung ano nang umiisip sa ating sarili, baka iniisip natin, ano ang mangyayari sa akin? Ano mangyayari sa aming pamilya? Ano sasabihin ng mga tao kung kami meron ng virus na ito? Baka ano ang mangyayari sa akin o sa aking asawa, sa aking mga anak kung kami magkaroon ng virus na ito? Yun lagi ang takot na takot tayo dahil sa nakikita natin nangyayari sa ating kapaligiran. So, kaya lagi tayong humawak sa Panginoon upang siyang magbigay liwanag sa atin. So, yun ang ating maging panlaban dahil kung tayo ay nasa kalituhan ng pag-iisip ng dahil nga sa takot natin, so tayo ay nag-iisip ng hindi maganda at mangyayari lang yan kung tayo ay laging kakapit sa pangako ng Panginoon at tinulad ng pangako ng Diyos sa bansang Israel. So, tungkol dito sa takot, lahat tayo ay pinanganak ng Diyos na kasama na yung takot. Dahil kasi ang takot para sa ating lahat ay blessings din yan. Dahil pag ang tao ay natatakot, so maraming bagay na maaaring mabuting gawin. Ngayon kung ikaw ay hindi na natatakot, so marami namang maaaring hindi mabuting mangyari kung ikay hindi na natatakot, lalong kung hindi ka natakot sa Diyos. Gagawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin, pamunduhan, kung ano pa mang bagay, dahil wala ka ng takot. Kaya dapat tayo ay laging may takot sa Diyos. So, meron akong gustong i-share sa brothers and sisters tungkol dito sa dalawang bagay na kung paano ko na-overcome yung takot. Dahil bilang tao, so normal sa atin yung matakot. Ang una ko pong isi-share ay doon ako ay sa aking trabaho. So sa trabaho ko po sa hotel, so meron mo mga pangyayari sa amin na although ito po ay 15 years, almost 15 years ago na nangyari. So sa aming pong trabaho ay pag mayroong malalaking event, so kami pong mga sa security, so nagkakandak po kami ng security and safety briefing. So at na nagkakandak po ng security and safety briefing, ginagawa ng aming director of security. So dahil siya yung po ang trabaho ng aming director, so hindi po ako, parang hindi ko pinag-aralang mabuti yung mga ginagawa niya dahil yun naman ay nakalaan sa kanya. Kaya lang, noong time na yon, dahil ako po ay parang lumaki na ako'y takot na takot magsalita doon sa harap ng mga tao. Pag ako po ay nagsasalita doon sa harap ng mga tao, parang pakiramdam ko ay ako'y nawawala sa sarili, hindi ko alam kung ano sinasabi ko. At parang ganon, basta nagsalita ako doon sa harap ng maraming tao, eh yun ang isang takot na nagkaroon ng aral po sa akin.
So nung time na pong yun, natatandaan ko, ganito ding buwan ng kuan, ng Mayo, meron pong malaking event sa aming sa hotel. So mga 800 pax po yun, 800 persons yung attendees. So ang naging standard po ng hotel, so bago magkaroon ng event, so dapat yung security and director ng security, so magkakandak po ng security briefing. So i-discuss niya doon yung mga security and safety ng hotel. So ano ang gagawin just in case na merong lindol, merong sunog, saan sila pupunta just in case, paano nila isisecure yung kanilang mga gamit. So ano yung gagawin nila sa gamit habang nasa hotel para hindi maiwasan na madukutan. So yun po yung ginagawa ng security para at least yung mga guests namin ay safe doon sa hotel habang sila ay naroroon sa loob ng building. Nagkataon po naman nung time na yon, dahil sa tulad niya po nung sinasabi ko sa inyo, ako po ay takot magsalita sa harap ng maraming tao. So ako po ay nagkakandak ng security briefing, but yun po ay para sa mga empleyado lang namin dahil kasi bilang security officer, so yung mga empleyado namin, so nagkakandak po kami sa kanila ng monthly security briefing. Kami po ang nagkakandak. Hindi ako sanay na ang aking participant ay mga guest ng hotel at nagkataon pa na yung araw na yon, eh ang karamihang guest namin ay mga foreigner coming from other countries. So sa madalit sabi, yung pong aking security director, ang schedule po ng event ay alas 5 ng hapon. Pero inabot po ng alas 7, eh hindi pa nagsisimula. Kaya ang ginawa po ng aking security director, umuwi na. Ang sabi sa akin eh, oh Roman, bahala ka na diyan. So, alalang-alala po ako. At dahil ngayon po, tulad na sinabi ko sa inyo, na ako eh, hindi sanay magsalita doon sa harap ng mga tao. At lalong higit, eh doon sa mga hindi ko naman mga kakilala, at karamihan eh mga foreigner pa nga. So kasanay po ako makipag-usap sa mga foreigner but hindi doon sa marami at sa harap ng entablado. So ito na nga po ang nangyari. Alas 7 ng imedya ng gabi, tinawag na po yung aming security director. So maganda pa po yung announcement. Oh, so meron pang mga background na lights. So ang pinaka-MC po ay kung pa. Foreigner pa din. So tinawag na ngayon. Now, we would like to present the Director of Security of Peninsula Manila, Mr. Captain Raul Mangubat. Eh, sabay po yung one. Yung tugtog, may mga background pa. Ako na po ngayon yung pumasok. Akala nila ako ngayon si Captain Mangubat. So pagpasok ko po, dire-diretso, medyo pagandang lalaki dahil kasi Captain Mangubat eh. Hindi ako nagpahilata na ako ay natatakot at hindi ako ay nahihiya. So ito na nga po. So diniscuss ko, una-una diniscuss ko yung security manpower, yung CCTV coverage namin. So yung mga safety features ng building, yung primary response team ng hotel. Pero pagdating po doon sa mga evacuation na kung paano gagawin ng hotel dahil nga po sa ako ay hindi sanay magsalita sa ganong karamihang tao, nawala na po ako. Ako po ay tumigil. Nawala po ako doon sa aking focus. Nawala po ako doon sa aking sinasabi at yung dapat na pinakamahalagang bagay na doon babanggitin ko sa meeting ay hindi ko na po nasabi. At nag-shortcut na po ako at ako'y nagpaalam na hindi ko na po naitanong kung naiintindihan ba ng mga guests namin yung aking sinasabi at hindi ko na din sila natanong kung meron ba silang gustong alamin tungkol da sa security and safety briefing na diniscuss sa kanila. Sa madalit sabi, lalo po akong kinabahan nung yung events manager eh biglang umalis po nung event nung function. So ang pakiramdam ko eh talagang hindi ko na gawa ng tama yung aking gagawin. So hiyang-hiya po ako
paglabas ko po ng function room, para pong pakiramdam ko, pinagsakluban po ako ng langit at lupa. Nagsabi po ako dahil kasi bago po ako pumasok doon sa event, dahil nga po ako'y takot magsalita sa maraming tao, nagdasal po muna ako. Kaya po paglabas ko, ako'y hiyang-hiya, hindi po nangyari yung gusto kong mangyari. Nagtanong po ako, Lord, tinawag kita. Bakit ako napahiya? Hindi mo ba ako sinamahan sa aking gawain ito? Yun po ang tanong ko. So sa madalit sabi, araw po ng Sabado yun, yung boss ko po, day off ng Linggo, so hindi po kami nagkita nung kinabukasan na dahil day off din po ako. So nagpangita po kami araw-araw na ng Lunes. So nagkaroon ako ng feedback. Sabi ko, ano bang nangyari doon sa event? Hindi ba binatikos yung department natin? Hindi ba pinulaan yung ating department? Dahil kasi ang nangyari po, parang pakiramdam ko, nasira yung image ng hotel dahil hindi ko nagawa ng maayos yung trabaho dapat ng boss ko. At yung guest satisfaction na inaasahan ng mga guests ay hindi ko na deliver ng maayos. Kaya parang ang pakiramdam ko, yun naman yung pakiramdam ko lang, na sabi ko malaki yung nagawa kong impact dun sa hotel. So kaya po ako hiyang-hiya, pumasok po ako ng araw ng Lunes. So parang depressed po ako dahil pakiramdam ko nagbigay ako ng malaking kahihiyan dun sa image ng hotel in behalf nung sa department po namin, saka dun sa event director. So sumadali sabi, nga po, tinanong ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, ako'y tumawag sa iyo bago ko nagsimula. Bakit mo po ako pinabayaan? Parang nung mga time na yun, ako'y nananalig lagi sa Panginoon. Kaya lang hindi tulad ng pag-attend mo dito sa Christ in Us community na medyo kaya nga'y lumawak na yung ating pangunawa sa Panginoon. So ngayon, inalam ko po yung route na dahil nga po, meron akong parang phobia na magsalita doon sa harap ng tao. So inalam ko po doon sa boss ko, ano ba ang naging feedback? So nag-usap po kami dalawa, sabi niya, okay naman, i-deliver mo naman daw yung nasabi mo naman yung mga dapat sabihin. Kaya lang, nawala ka doon sa dulo, hindi mo na natapos halos yung sinasabi. Hindi wala namang pangit na ako, sinabi yung event, kaya lang siyempre ang inaasahan nila ay maidi-deliver mo ng ayos yung ating briefing para sa kanila, dahil siyempre alam naman nila yung standard ng hotel natin, kinakailangan pag nagsalita lalo pa doon sa malaking event, dapat i-prepared ka. Sabi ko sa boss ko, kasalanan mo yan sir, hindi ko naman dapat trabaho ginawa ko yan, iniwanan mo ako. Kasi ang totoo niyan sir, dapat sisihin diyan kung nakagalit yung management kung hindi ko na i-deliver ng maayos dahil kasalanan mo yan. Diba? So sabi niya sa akin, hindi. Dapat bilang officer, alam mo din dapat yung gagawin ko kung ako'y wala. So wala po akong nagawa. Kaya ang ginawa ko po, nanalangin ulit ako kinabukasan. Sabi ko, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? So ang ginawa ko po, pinag-aralan ko na kung ano yung ginagawa ng boss ko during my event. Nagkataon po naman, nung linggong yun, nagkaroon din ng malaking event. Sinabi ko sa boss ko na ako'y naghanda na at ako na yung mag-kakandak ng security and safety briefing. So tulad po ng ginawa ko, so nanalangin po ako, sabi ko, Lord, sana po yung pagkakamali na nangyari sa akin dahil ako'y umiugali na natatakot magsalita sa harap ng mga tao, sana po ay pawiin niyo sa akin. So nangyari po, nag-conduct ako ng security briefing. Nagkataon po naman ang i-briefing ko ay samahan po ng mga Koreano at saka ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Kasama din po yung mga employees nila. So confident na confident po ako dahil kasi pag alam ko na pag ang i-briefing ko ay mga foreigner, so kahit magkamali ako ng grammar kung anong paman, hindi ho niyang binibigyan ng puntos dahil kasi
ang mga foreigner po pag binibriefing, at least naiintindihan nila. Di tulad ng mga Pilipino na mga malalaking event, kung nagkamali ka kahit kaunting grammar lang, pag nasa hotel ka, pupunahin ka nun. So, di siya madalit sabi eh, confident na confident po ako. So, ang nangyari po, nung ako'y naruroon na sa loob ng function room, so, gumawa na po ako ng guidelines. So, step by step, ginawa ko number 1, number 2, number 3. So, pagdating sa dulo, natapos ko ng maayos. So, nung matapos ko yung maayos, kinamayan po ako ng pinaka-MC nila, tapos nagpalakpakan. So, yun po. Doon, bumalik. Doon ko na-overcome yung aking takot. Sa simula po nung time na yon, kinabukasan, labas ko ng pangsimong, proud na proud ako sa sarili ko. Lord, ito pala yung itinuturo mo sa akin. Kaya pala ako mayroong takot, mayroon ko palang magandang purpose sa akin para ako matuto. So yun po yung isang takot na nangyari sa akin nung ako ay nagtatrabaho. Kaya pagkamisan, pag tayo natatakot, kinakailangan pag tayo ay napahiya o mayroong hindi magandang nangyari sa atin, so alamin natin kung ano yung course. Hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Ang nagkulang po ay ako. Kasi pumunta ako doon sa dapat kong puntahan, hindi ako ready. So ang aral na nangyari sa akin, dapat kung ako'y nagtitiwala sa Panginoon, dapat pagtiwalaan ko muna yung sarili ko. Alamin ko kung ano yung tinuturo sa akin ng Panginoon. So mahirap po kasi ang ako'y nagtiwala nga sa Panginoon, but hindi naman ako ready sa sarili ko. Kaya yun po, naging aral sa akin na lagi tayo magtiwala sa Panginoon, but hindi tayo laging maghihintay ng himala. Kailangan tayo ang gagawa sa sarili natin. Pero at least ma-overcome natin kung ano yung message ng Panginoon sa atin. So yun po yung aking isang takot na na-overcome sa aking trabaho. Ang pangalawa po naman, so meron pong nangyari sa amin itong January. Dahil kasi nga po, panahon tayo ng COVID. So nagkaroon po ng ubo yung aking misis. Yung isang anak ko po ay nagkaroon din ng ubo. Ilagnat pa. At unfortunately, ako po naman ay nagkaroon ng sore throat. So, nag-report po ako doon sa aking sa company clinic. Sabi ko kay doktora, hindi po ako makakapasok dahil kasi meron ng ubo. So ngayon, ang pinaproblema ngayon ng doktora namin, yung aking close contact doon sa hotel. Sabi niya, kung marami ka ng close contact dito, eh 48 hours po yung aming counting. Kung halimbawa pumasok ako ng Lunes, Linggo at Sabado, kung sino yung man naging close contact ko, so yun po ay walang pasok for 14 days. At pinag-aalala ko, so paano ka po yan, yung aking mga close contact, eh, may mga anak pa. Tapos yung iba, mayroon pang apong maliit. Eh sabi ko, pag ako yung nag-positive, so kawawa naman yung mga taong ito, wala nang trabaho, so yung kanilang mga pamilya ay apektado pa. So, nagkataon po naman na habang ako'y meron kong symptoms, inatake po ako ng migraine. So yung nagkaroon ako ng migraine, so pagdating ko ng CR, parang yung isang tao, yung isang paa ko po ay parang nawala ng lakas, parang ako'y babagsak, pero nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kukuhanin mo na ba ako? So yun ang nasabing ko po, nasanggit ko po sa Panginoon. Pero yun po, na siyempre, natakot ako. At dahil nakaranas ko ng ganun. Tapos yung aking anak, ubo ng ubo, nasawa ko ganun pa rin. Kaya kami po ay isolate. Yung aking anak, narito sa third floor, yung misis ko ho, nasa second floor. Ako po naman ay naroon sa ilalim ng aming kwan. Tigitigisa po kami ng kwan, ng palapag ng kwan. Magkakalapit lang po kami pag yung kakain. So medyo mahirap po ang ganun kalagayan. So sa madalit sabi, nagkukumpo po kami. Nagpadala sa akin yung anak ko rito ng pang-disinfect. Nag-disinfect kami dito sa bahay. Ba't kami ilaging nananatangin ng... wag mo naman kabawang pababayaan yung aming pamilya. Lagi mo kami naman iiwas mo sa virus na ito. So, ganun po lagi ang panalangin namin. So, sa madalit sabi po, nagpa-schedule po ako ng swab test. After 3 days, dumating po yung resulta.
negative po naman ako. Kaya lang, napakalaking damage na po nung nangyari sa amin dahil po sa takot namin, na yung takot namin ay puro akala lang. Nang akala namin, kami ay may virus na. So kaya, yung po, yung isang takot na na-overcome namin at nung natanggap ko po yung result ng aming swab test, nung aking swab test na negative naman, ang laking pasalamat ko po sa Diyos. At yung pong nararamdaman namin sa katawan, yung nararamdaman ko, yung nararamdaman ng misis ko at ng anak ko, parang pakiramdam po namin, inawala lahat. Kaya pagkamisan po yung takot talaga, ay nagdadala ng hindi maganda sa ating sarili at lalong hindi nagdadala ng magandang magandang resulta sa sarili natin at sa ating paningin sa ating kapwa. Kaya napaka-importante po na ang Diyos lagi ang ating kapitan dahil alam ko po na kaya nangyari sa amin yon na sabi ko, Diyos, Panginoon, January pa lang ngayon, bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito sa amin? Pero yun po pala, may magandang message dahil ngayon po, pag may mga nangyayaring ganong reported cases sa hotel, so alam ko na kung ano yung ipapayo ko sa kanila. So yung aking pamangkin ni Mrs., nagkaroon po ng ganong kaso. So tinawagan ko, pinayuhan ko kung anong gagawin. Yung sabi ko, yung ginawa ko sa sarili ko. So ganyan ang dapat gawin mo din dahil yun ang magandang one gawin. Kasi ang naging practice ko po noon, exercise, tapos inom ng mainit na tubig sa umaga, nilalagyan ko ng asin at suka. Yun po ang aking minumumog. Tapos tatlong beses po akong umiinom ng turmeric, may kasamang ore ay talamansi at saka ng honey. So yun po lagi ang kinuha namin at awa ng Diyos po naman, yung nga yung pastweb test kami, negative po naman. At yun po ang mga pangyayari na pagkamisan, tayo ay natatakot pero ang kinakatakutan pala natin yun lang ating pag-iisip sa ating sarili. At kung tayo ay laging tatawag sa Panginoon, hindi tayo dapat mag-alala. Dahil kasi kung ako ay labis ako nagtiwala sa Panginoon, so hindi ako matatakot dahil ang kinakatakot ko pala yung mali lang na iniisip. So yun lang po, may bahagi ko sa brothers and sisters at yun po ang kahulugan sa akin na yung meron akong dalawang pangyayari na sa takot, nagkaisip, nagkaroon ako ng kaya sa dalawang pangyayaring nagdulot sa akin ng takot, napatunayan ko sa kailangan hindi kami kailanman ay hindi kami pinababayaan ng Diyos. At kailanman, kung tayo ay laging connected sa Panginoon, hindi tayo dapat matatakot. Dahil tulad ng pangako ng Diyos sa Israel, ay ganun din ang gagawin niya sa ating mga nananampalataya sa Kanya at naniniwala na siya ang ating tagapagligtas. Ilan po at magandang gabi. Magandang gabi, brothers and sisters. Thank you. Okay, maraming salamat, Brother Roman, sa napakagandang sharing mo ngayong gabi. At sabi nga po sa Josue, sabi po ng ating Panginoon, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Saan ka man pumunta, ay kasakasama mo ako. Ilan po, okay. Ang susunod po natin ay mula po sa class 100. Siya po ay class coordinator. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Sister Doty Basero. Ayan na po ba siya? Doty Basero. Good morning po, brothers and sisters. Hi, good evening. Morning. Ang binigay po sa amin na Bible verse is Psalm chapter 57 verse 1. Be merciful to me, O God. Be merciful to me, for in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings, I will take refuge till the storms of destruction pass by. Si Brother Julius po mag-share at mag-discuss po ng Bible verse.
Good evening and good morning po ulit, brothers and sisters. First time po na share bukod po dun sa last time na kapag nagkakaroon po tayo ng mga breakup rooms. Be merciful to me. Oh God, be merciful to me. Parang si David eh sobrang takot sa kanyang sitwasyon kapagkat siya ay tinutugis ni Saul nung mga time na ito. Siya ay nasa kuweba. Mainly focusing siya on trust and faith kay God. Nung time na si David eh walang-wala. Walang-wala siya makapitan. Takot na takot siya. Balisa dahil wala kasi kumunuhan o maraming kapahamakan na maaaring dumating sa kanya. Kumapit siya kay Lord. So, in my reflection of sa amin man, on our own experience, nabanggit ko na to last time sa last break of two kasi ito talaga yung isang dag sa aming pamilya. Eh, nung pong evaluate yung aming only son and lumabas po na he is ASD. So, meron po siyang autism spectrum disorder. He is now 7 years old, so parang 5 years old. Medyo late, but for me, being a father and only son, so syempre may sarili ako mga pangarap para sa anak ko. Nung nalaman ko yun, talagang nag-iba lahat. Malinaw yung pangarap ko sa kanya, pero lahat parang naging mala. So, hindi ako takot para sa sarili ko. Kami, natatakot kami para sa future. So, talagang parang kay David, ako ay alisan ng mga time na yun before pa kami maging kasabi like sinas. So, medyo hindi gaano pa natin. But, wala na rin akong malapit. Siyempre, may mga gabay ka from your parents, in-laws, close friends. Hindi ka makakuha ng alam yung kagaanan ng loob. Because lahat. Wala eh. Talaga sa kanya pa lang itinigil. And doon, aking nasabi ko, not to me, but for my son. And sa akin ang naging sagot doon is bakit ako mamumblema? I mean, if I am fully trusting him and may faith ako sa kanya, all will go as well dun sa plan niya. Sa nakikita ko hindi naman siya yung batang matantong nananakit. Academically, nakakasabay siya. He is now at grade 1. And wala po siya sa SPED. Ako pa siya sa lessons nila. And sa akin, yung trust, talagang doon na buo eh. Because I cannot do anything. Kumbaga, masusuportahan ko lang siya, magbibigay ko sa kanya ano man yung kaya ko lahat na may bibigay. Pero lahat ito eh, kabubuti niya eh, sa awa ng sa Diyos lang natin. Siya, mapapapalit. Yun lamang po. Thank you very much po. Thank you.
Okay, maraming salamat, Brother TJ. Okay, sa iyong napakagandang sharing ngayong gabi. May kasama pa reflection na. Okay, susunod naman po na magse-share ay member po ng Class 82. Ministry po siya ng Speakers Bureau at Shepherd po ng Class 93. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Sister Fe Enriquez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Fe. Naririnig po. Good morning. Morning po. Yes. Okay, malinaw po ba? Okay. Okay po. Ang napunta po sa akin ay ang ano, Isaiah 46 verse 3 to 4. Ang nakalagay po doon ay makinig sa akin, bayan ni Jacob, at lahat ng nalabi sa angkan ng Israel, kayong inalagaan ko buhat pa ng ipaglihi at kinalong ko mula pa ng isilang. Tumanda man kayo, ako pa rin siya. Hanggang sa kayo'y magkauban, aalagaan ko kayo. Ako ang gumawa nito at ako ang nagpasan. Aalalayan ko kayo at ililigtas. Yun, napakaganda ng verse na ito na parang siya yung naging inspirasyon ko sa akin buhay. Yun. Hindi ko po alam kung paano at saan ako mag-uumpisa sa aking sharing. Pero sabi nga ng aking binyasa, kayong mga inalagaan ko, buhat pa ng ipaglihi at kinalong hanggang sa pagsilang, hanggang tumanda, aalalayan ko kayo at aalagaan at ililigtas. Palagay ko isa ako sa pinagpalang hinirang ng Panginoon. Isa ako doon sa tinutukoy ng Panginoon na kanyang hinirang. Mula pa kasi nung pagkabata ko hanggang sa ngayong may uban na ako, nandyan siya lagi nakaalalay sa akin. Patutunayan ko po iyan sa inyo kung bakit. Nagsimula po ito ng 6 years old ako nang naulila po ako sa ina. 3 months pa lang po na namamatay ang nanay ko. Nag-uwi na ng babaeng balo ang aking tatay. Ang balong yun po ay may 6 na anak po sa kanyang unang asawa. Yun po, doon po nag... Dahil po sa... Doon sa bahay kasi namin, na nakapalibot po doon yung mga kamag-anak ng nanay ko. Kaya para ano, nag-desisyon po ang... Una, lumipat po kami sa malayong lugar. Malayong lugar na walang nakakakilala po sa amin. At dahil sa edad kong 7 years old po noon, wala akong alam kung paano sumakay ng mga ganyan, kung saan kami nandun, ganyan. Parang elementary pa lang po ako noon, grade 2 lang po ako noon. Pero sa naging ano na yun, dumanas na po kami ng kalupitan po ng aking stepmother at saka yung kanya mga anak. Doon na po nagsimula yung kalbaryo ng aking buhay. Inalila po kami ng mga anak ng stepmother ko. Pinag-silbihan po namin sila. Kumbaga sa madaling salata, talagang inalila po nila kami. Ang aking bunsong kapatid. Kasi po ang tatay ko po ay Lingguhan po kong umuwi galing sa kanyang trabaho. Pagka umaalis po yung tatay ko, andyan na po yung parang akala ko kasi noon parang sa telenovela lang pero nangyari po sa buhay ko yung mga napapanood na ano ngayon sa ganitong edad ko. Sabi ko, nangyari na sa buhay ko yan, nangyari sa buhay ko yan, ganyan po. Pero akala ng iba, kahit yung mga kapatid ko, hindi nila iniisip na dinanas ko yung ganun kasi hindi nga ako nakakapagsumbong dahil malayong malayo.
yun yung pinagsisilbihan ko sila, yung lagi akong naglalabas sa edad na 8 years old, ganyan, laba ako nung mga apat na anak kasi yung kasama ng stepmother ko sa dati niyang ano. Pag umalis yung tatay ko ng pupuntang trabaho, ayun, doon na nagsisimula yung kami lahat, pati yung pagkain, pati yung kagkain, isang beses lang kami pinapakain ng aking stepmother. Ngayon, naawa ako sa kapatid ko dahil siyempre bata pa yan. Ang ginagawa ko para lang may makain siya, yung kasi kami pa rin yung maghuhugas ng pinagkainan nila eh, ng mga anak niya. Iniipon ko po yung mga natitira nila, yung mga ano, yun po yung pinagsasama-sama ko para may makain lang yung kapatid ko. Yun yung mga hindi alam ng tatay ko at ng mga kapatid ko na dinanas namin sa kamay ng stepmother ko at sa mga anak niya. Yung mga ano, na pag nandyan naman po yung aking tatay, napakalambing nila sa amin. Lahat ng ano, o kumain ka na, kumain na kayo itong pagkain nyo, o mauna na kayong kumain, gumaganyan sila. Pero yung bang, hindi naman kami makapagsumbong sa tatay namin kasi nga, yung pag umalis na naman yung tatay namin, doon na naman kami sisingilin ng stepmother ko. Kaya ano lang kami, tiis-tiis lang kami. Hanggang sa, siyempre sa sobrang ano yung, pati nga yung mga pampaligo nila, kami pa yung nag-iigib, ako pa yung nag-iigib. Kaya naisip ko minsan, kaya siguro hindi ako lumaki dahil sa trabahong dinanas ko dati, yung mga ganun. Tapos yung bang, pati nga yung kamay ko, kung makikita ninyo, napakatataba. Kasi nga, yung bang sa paglalaba, ito yung katunayan na sobrang hirap ng buhay na dinanas ko sa stepmother ko. Na ano, hindi ko talaga makakalimutan. Tapos yung may time na wala nang pagkain, yung kaldero, inubos na talaga nila. Ito na ang nandun sa kaldero na yun. Ngayon, dahil bata pa kami eh, siyempre nagugutom. Nauna kasi silang nagkainan. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng tubig yung kaldero. Tapos kinayod ko ng kinayod. Siguro naingayan na naman yung staff. Is ni mother ko at yung kanya mga anak. Nagalit sila kasi maingay nga naman kung tutong yung kaanuhin mo, kakayodin mo. Nagalit sila. Yung mga ulo namin, pinagkasya sa kaldero. Yung ganun, pinagano. Yung mga ano, hindi ko makalimutan sa kanila. Tapos yung pagka sa baon naman, ayaw nila kami papag-aralin, lalo na ako. Kaya ang ginagawa ko, mag-aano ako yung gagawin ko ang lahat ng trabaho para makapasok ako sa school. Magawa talaga ako ng paraan para ako makapasok. Elementary pa lang ho ako noon. Tapos yung baon nila, tatay ko ang naghahanap buhay. Ang baon nila 50 centavos, samantalang ako 5. Saan dadating yung 5? Kaya ang gawa ko minsan, nangunguha na lang ako ng talbos ng kapitbahay na hindi alam ng kapitbahay. Binebenta ko yun para lang magkaroon ako ng baon. Yung mga ano. Tapos yung ano, yung pagka dumadating naman nga yung tatay ko, ang ginagawa ng stepmother ko, nagsusumbong siya. Magsusumbong siya nang hindi naman totoo para mag ano, doon sinasaktan kami ng tatay ko na yung tatay ko pa naman, pagka namalo po siya, hindi siya gumagamit ng pamalo, kundi ang gamit po niya ay kamao. Kung saan ka po, kung saan ka tamaan, doon ka. Ayun. Tapos yung sobrang galit ko po sa tatay ko noon dahil yung bang parang wala kaming kakampi. Minsan nga lagi kong sinasabi sa isip ko, sabi ko, pag namatay ka, sabi kong ganun. Hindi ako iiyak na ganun ko siya. Yung sa isip ko lang naman kasi kumbaga super ano na eh, parang wala ka talagang kakampi. Hanggang sa magkasakit nga ako ng appendicitis, 3 months po ako sa... 3 months po akong nakaratay sa ospital, pabalik-balik. Dahil sa kahit sariwa pa ho yung aking opera, ay sobra na akong pinagtatrabaho nila.
wala po silang awa na kahit nasabihin mong masakit ang ano, hindi ka talaga nila ay iniintindi, hindi ka nila pinapaniwalaan. Hanggang sa bumuka po yung operasyon ko, bumalik na naman po ako sa ospital. Yung naramdaman na nagkaroon ng komplikasyon po na akala mo talaga wala ka na, yung sobrang sakit na ng loob at sakit na dinadanas mo, yung bang dumating yung time na ako po mismo ang humihingi sa Panginoon na kunin na niya ako, kasi parang ayaw ko na pong umuwi sa bahay namin, tapos parang yung time na walang-wala ka ng pag-asa. Pero yun yung akala ko katapusan ko, at sabi nga ng doktor sa kanila na ihanda nyo na ang loob nyo, sabi nung doktor doon sa mga kuya ko at saka sa tatay ko, wala na hong pag-asa ito, sabi niya ganun. Kaya ang mga kuya ko, pinauwi ng tatay ko para ayusin na po yung pagboborolan sa akin. Nanghiram na rin po sila ng tolda, pero dahil mahal nga ako ng Panginoon, hindi niya pinahintulutan na mawala ako sa mundo. May panahon pa na ayaw kong pag-aralin ng tatay ko. Pero nagpursige ako. Tinapos ko lahat ng mga trabaho, mga trabaho sa bahay para hindi maging dahilan para hindi ako pag-aralin, hindi ako papasukin. Kahit wala akong baon, gumagawa nga ako ng paraan. At nung makagraduate po ako ng elementary, ayaw na nila po akong papasukin ng high school. Tama na. Kaya ang ginawa ko po, naglayas po ako kasi nakikita ko po kasing wala akong kinabukasan sa kanila. Napadpad po ako dito sa Manila. Hinanap ko po yung aking kapalaran. At ang sabi ko po sa Panginoon, gabayan niya ako sa daang aking tatahakin at hahanapin ko po kung anong mga plano niya sa akin. Sa edad na 16 po, namasukan ako na tindera dito sa Maynila, at sa gabi ako naman ay nagpupursige na mag-aral dito sa Roosevelt po. Ayun, yung ginagawa kong parang nagtiyaga talaga ako na makapag-aral na kahit pa paano. Yun. Nagpasalin-salin po ako ng trabaho, pero hindi ako huminto sa aking pag-aaral. Nang ako ay makagraduate sa aking sariling pagsisikap, nahirapan ako maghanap ng trabaho. Kahit sales lady po, hindi ako nakakapasa. Sabi nga nila, maganda ka lang, sabi sa akin, pero kulang ka sa tangkad. Yun ang nagiging ano. Kaya sa paghahanap ko ng trabaho, ang hirap. Kaya sa paghahanap ko, lagi nila ang nakalagay sa wanted, so where. Kaya ang ginawa ko po, hindi naman po ako marunong manahe. Masok po ako ng trimmer. Tapos nang pumasok po ako ng trimmer, pagka break time mo, umuupo po ako sa mga makina ng mga mananahe. Doon po nag-try na manahe. Pagka balik po nila, andyan yung nagagalit na sila kasi sira na yung makina nila o kaya balik na yung mga karayom nila. Yun, pero parang yung mga galit nila, pinagtiisan ko lang po yun. Hindi po sila inano kasi mayroon po akong yung gusto ko talagang matuto sa sarili kong pagsisikap. Tapos nung matuto po ako, nag-apply po ako sa isang malaking garment. Doon ko na po nakilala yung isang lalaking gwapong-gwapo. Sa paningin ko po super bite po niya. Nagligawan po kami ng isang taon. Naging mag-steady kami ng 5 taon. Bago kami nag-decide na magpapasal, after one year kaming kasal, nabuntis na po ako. Yun.
Nanganak po ako sa pamagitan po ng cesarean. Doon ko na naman po nasubok ang pangako ng Panginoon na alalayan at ililigtas hanggang magkauban. Habang nasa operating room ako, naramdaman ko yung hininga ko na hindi ko na kayang ibaba at hindi ko na rin kayang itaas. Natakot ako doon kaya nakiusap ako sa kanya na Lord, wag po muna dahil hindi ko pa po nakikita ang baby ko. Sabi ko, at ayaw ko pong maranasan ng anak ko yung naranasan ko sa kamay ng stepmother ko. Tapos may narinig na lang po ako na nagsalita na sabi niya, oh hito na nga, oh ayan na nga. Tapos doon ko na po nahugot ulit yung paghinga ko. Parang blessing na rin ni Lord. Sabi ko siguro talaga hindi niya pinahintulot na yun na rin ulit yung katapusan ko. Kumbaga ilang beses na ho akong naging ano sa bingit ng kamatayan. Pero nandito pa rin po ako sa biyaya ng Panginoon. Pangalawang baby po namin, sinubok na naman po kami. Namatay yung anak ko na 1 week na lang, isang taon na siya. Sana. Inagalit ako sa Panginoon noon na kahit na pagsimba parang ayoko na. Para bang kinwestiyon ko siya, bakit Lord? Kasi active naman po ako sa El Shaddai noon na talagang ano. Pero ganun po yung nangyari. Kaya sabi ko nga ano, di, ano, yun pala, may plano sa akin ng Panginoon. Kasi nga yung, di ba, 1 week na lang siya, mag-iisang taon na. Eh, hindi po ako dinatnan. Mula nung nanganak ko ako, hindi na ako dinatnan. Kasi dire-diretso po. Kaya po, nung nawala siya, ang birthday po nung anak ko, November 6, yung namatay. November 6, itong sumunod na ano anak ko, ano November 11. Kaya kumbaga, araw lang, na nawalan ako ng baby, may pumalit na agad yung ganun. Yung pala yun, yung sabi siguro ni Lord, para hindi ka mahirapan, palitan ko na lang muna yung nasa sa iyo. Parang ganun siguro ang ano ni Lord. Kaya, yun. At parehas na lalaki rin yung binigay sa amin ni Lord, yung parang pinalit niya. Kaya, kaya nung yung pang-apat ko naman, yung bunsong anak ko naman po, doon na naman po kami nagkaroon ng pagsubok na mag-asawa. Parang may dinaanan na naman kaming sobrang tinding pagsubok. Kasi doon nga nakakilala ng babae yung aking asawa. Doon siya natutong magsinungaling sa akin, magtago, maglihim, at ibinahay pa niya yung babae niya. At ang masakit, hindi, sabi nga ni Susan Lucis, not once, but twice. Doon gumawa ako. Hirap tanggapin na yung asawa mo pa ang nagluloko sa iyo, na dapat yun ang nagtatanggol sa'yo. Doon ko naisip yung mga kadimonyohang pagganti. Pero inalalayan pa rin ako ng Panginoon. Sabi niya, huwag anak, huwag mong gawin. Sabi niya ganun. Gusto ko siyang patayin dati. Gusto ko siyang putulan dati. Pero naalala ko, nag-alala din ako, pag pinutulan ko, ako rin po ang kawawa. Pero ganun pala ho yun. Pag nasa puso mo si Jesus, mayroon kang konsensya sa puso. Sabi ko kay Lord, tulungan niya akong makalimutan ang ginawa ng asawa ko sa akin. Dahil apektado na po ang pamilya ko. Pati mga anak ko po, hindi ko na po sila nasikaso. Kasi ang ginagawa ko po, ay lagi ko na pong sinusundan yung asawa ko. Kumbaga nagdi-disguise pa po ako. Kaya na para lang mahuli ko talaga siya.
Kaya siguro pinadala niya si Sister Evelyn, parang aksidente po na nakita po kami sa parang yung ano, yung pag aksidente yung pagkikita namin ni Sister Evelyn, ni Maring Evelyn sa LRT, at doon niya parang pinadala siya ng Panginoon para lang siguro ano, para siya yung maging makasama kami sa CIO, at doon ko na rin natunan na mapatawad at matanggap ang mga nagdaan ng pagsubok sa aming buhay. Sabi nga ng asawa ko, pasalamatan ko daw siya at taranas namin yung yon, dahil kung hindi daw naranasan yung ganun, baka daw wala akong may share sa inyo. Pero ang yung at malamang ito din yung daan ni Lord para matupad ang aming mga misyon sa buhay, yung makasama po sa CIUCC. At alam namin na pag maging instrumento pa kami ni Lord para makatulong sa ibang tao. At ngayon po ay umabot na po kami sa 30 years wedding anniversary. At hiling ko pa kay Lord na maging times to gawin yun yung anniversary namin na magkasama po kaming dalawa. Ang isang mag-asawa. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo na ngayong araw na ito po pala yung kaarawan ng aking stepmother, matagal na rin po siyang patay. Kaya kung saan man siya naroroon ngayon, gusto ko lang pong sabihin na pinapatawad ko na po siya. Dahil mula nung nasa CIO po ako, parang na-realize ko na isis po siya sa naging daan na kaya ako nandito ngayon sa sitwasyon ko, sa kinatatayuan ko ngayon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga pagsubok na dinaanan ko, dahil doon naging matatag ako, kaming mag-asawa, dahil nandiyan si Lord na kaalalay at kinanlong kami sa lahat ng oras. To God be the glory. Thank you, Lord. Salamat po. Okay, maraming salamat, Sister Pe Enriquez, sa napakaganda sharing. Palakpakan po natin Sister Pe. Okay, ang susunod naman pong share natin ay mula sa class 87. Siguro madalas niyong makita to sa kusina. Hindi ho para kumain, tumutulong po siya sa mga nagluluto tuwing every weekend po. Tinutukoy ko po ay wala iba kundi si Brother Obet Gapas. Brother Robert. Hello po, good morning. Dinig po. Okay lang po yung boses. Pakinig po. Good evening po at good morning po sa lahat ng ating brother and sisters. Ang nabigay po sa ating Bible verse Isaiah 55. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig. Ang mga walang salap ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Napakaganda ng verse na ito. Dahil ay ang habag para sa lahat. Ang munti ko po sigurong mag-share. Ang may share ko po siguro dito sa kung ito, yung tayo nga po bilang tao ay nauuhaw
hindi lang po sa basic na tubig o ano pa mang pangangailangan natin sa mundong ito, kundi tayo pong lahat at marami sa atin ang nauuhaw ang ating kaluluwa. Siguro nga po ang iba na hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos, eh maganda nga pong katawang pang labas, katawang lupa, pero ang kaluluwa naman po ay payat. Sa akin pong panimulang sharing, kung may share pong, ay nung bago po mag-lockdown po siguro nung March, huling Webes po nang nagkasama-sama sa prayer and worship sa Nativity Chapel. Nung panahon na yun po, medyo lalo na po ako sa pinapasukan kong trabaho bilang karpentero sa aking pinapasukan. Dahil po nagkaroon ako ng karamdaman na hindi agad ako nakabalik sa trabaho. At medyo nagpa-check up din po ako, nagpagamot. Nung panahon na yun po ay talagang kakaunti lang po ang salapi namin ay tatabi kahit may trabaho kami dahil meron po kami mga gastusin. Yung mga anak ko may mga gastusin po, saka yung pagkain din po namin araw-araw. Pero po napakabuti ng Diyos. Dahil po, sabi nga po, pag tumawag tayo sa Kanya, ng time, Kanya naman pong tinutugon. Meron din pong panahon na hindi niya tinutugon, pero mas higit pa po ang binibigay niyang tugon sa ating dinasal pa sa Kanya. Nung Webes po na yun, kulang po kami sa budget. Pagkatapos po ng prayer meeting, may nilapitan po akong isang ka-brother. Sabi ko, bro, baka may 500 ka dyan. Pandagdag lang namin pang gastos. Na, sa napakabuti ng ka-brother ko, ng panin, yung inabot niya po sa akin is 1,000. Ibig sabihin po, nakabili na po kami ng pagkain. Nung panahon na yun, nakabili pa ako ng gamot. Tapos, may natira pa pong 500. Tapos, eksakto naman po, nung panahon na yun, kung na po siya, nag-lockdown na po. Kaya sabi ko sa aking asawa, yung natirang 500, gamitin natin pampuhunan kahit na anong pan. Mabili natin pang pwede natin ibenta. Yun nga po, naisipan namin yung pagre-repack ng paminta na halagang 500 pesos. Alam niyo po ba mga kapatid, hanggang ngayon po, mahigit isang taon na, ito lang po yung napupunan sa araw-araw. Lumalabis pa po minsan yung napakabuti po talaga. Sa araw-araw din po yun, hindi niya ako pinabayaan. Kahit na nasa mataong lugar ako, sumusunod ako sa protocol ng face mask dahil hindi naman po kuhan yung paminta, parang hindi naman po nila pinagbabawal na kahit na lockdown po, na ECQ. Yun po, tuloy-tuloy po araw-araw. Kahit na marami po nakakasalamuha, nag-disinfect lang po ako pagdating sa bahay. Dahil maliit lang po yung kwarto namin, kaya patulong din po at awa ng mga kapatid ng misis ko. Meron po kami mga alcohol, mga gamit na face mask.
Yun po, napakabuti niyo po talaga. Ang isa pa rin pong may share po siguro yung pagtawag po talaga kapag tumawag ka sa kanya at alam niyang mahal na mahal mo siya. Hindi ka niya pababayaan tulad ng kahit na anong pangangailangan mo. Yung hiniling ko rin po nung maliit pa yung anak ko dahil po siya yung sakitin, panganay kong anak. Lagi po siyang kinukumbulso nung bata pa. Hiniling ko na siya ay patnubayan at gabayan. Kahit na po sabi ng doktor noon, nung dinala namin siya sa hospital na lalagyan po ng tubo, tatanggalan ng tubig sa likod. Nag-decision po kami, pinag-spadyos na lang po namin na huwag na lagyan ng tubo. At si Lord na ang bahala. Yun po. Ngayon po, 16 years old na po yung anak ko. Sa tulong at awa po ng Diyos, nagkakasakit man po siya, mild-mild na lang, nag-lagnat kung ano man. Patuloy pa rin po kami na nanalangin. Hindi pa rin kami bumibitaw sa mga activity ng ating komunidad. Siya lang po yung masasandala namin na tulad, mga tulad ng tulad namin. Yun lang po siguro, brother. Pwede may i-share po. Salamat po sa inyo sa pakikinig. At shepherd po ng class 98. At ngayon po ay ministry head ng Mass Wedding. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Sister Che Pangilinan. Sister Che? Oh, Sister Che daw. Brother Louis? Ang na-assign sa amin Psalm 91 verse 16. Yung Tagalog na lang po yan ako. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Dito yung sa verse na to, parang binibigyan tayo ng Panginoon na assurance na meron tayong panghabang buhay. Bibigyan tayo ng mahabang buhay, ng parang salvation. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon at maniwala tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon at lagi natin kikilalanin yung Panginoon. Umasa tayo na bibigyan niya tayo ng salvation. Yun yung ano ko dun sa verse na yun. Regarding naman sa sharing, bahala na po si Louie doon. Hello po, good evening po sa inyo, brothers and sisters. Yun nga po sa pagbasa na yun, yung sila ibibigyan ko, gaganti pala ng mahabang buhay at nakatiyak, tatamuin nila aking kaligtasan. Ang tanong dito is paano, di ba? Pero ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan, aking sasamahan, at kung may problema, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. So, dito po pumapasok yung sa atin yung talagang pagtitiwala natin sa Panginoon na tayo niya ililigtas ano pa man ang problemang dumarating sa buhay natin. Katulad na sabi ni Brother Manny, may takot. Talagang nakatakot talaga sa panahon ngayon. At based sa mga experience natin sa buhay natin araw-araw, kumbaga sa Diyos lang talaga tayo kakapit.
Kumbaga, yun na yung ano natin eh. Hope natin na tayo'y, kumbaga, lahat ng problema ay malalagpasan natin. Ano pa man lahat ng pagsubok na ating haharapin, katulad ni Sister Fe, yung mga pagsubok niya sa buhay, kumbaga nalagpasan niya dahil naniniwala siya sa ating Panginoon. Tsaka tumatawag siya parati sa kanya na siya iligtas at tulungan sa mga bagay-bagay na experience mo naman. Na nangyayari sa atin. Sa akin naman po, kumbaga, madami rin talagang problema. Lalo na yung last year, bago mag-pandemic. At noong nag-pandemic na nga, kasi kumbaga nawalan din kami ng kabuhayan. Pero ano tanong pa man, kumbaga napaghandaan kami ng Panginoon eh. Kumbaga binigyan kami ng mga blessing na mga benta na yung pala eh, talagang gagamitin talaga namin kasi yun yung pangtustos namin sa buong taon. Kumbaga yung sa panahon na walang trabaho talaga, may nadudukot kami. So sa panahon naman na ngayon na ganun pa mahirap pa rin ang magtrabaho, kumbaga hindi pa rin stable kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon sa palipaligid, nandiyan pa rin si COVID. Ayaw pa rin tayong alisan. Kumbaga tiwala lang talaga sa Panginoon na sa lahat ng bagay, kumbaga tumawag lang tayo sa Panginoon at talagang tutugunan niya yung ating mga hinihiling sa atin sa buhay natin. So at kumbaga hindi niya tayo pababayaan. Ano tanong pa man mangyari sa atin, kumbaga binigyan tayo ng guide ng Panginoon na mga dapat nating gawin sa ating buhay at yung mga dapat nating gawin sa ating kapwa. Kahit na hindi maganda ginagawa sa atin na ating kapwa. Ito naman. Ito naman. Iano ko lang yung share ni Louie regarding dun sa last year. Kasi alam naman ng community ko ano yung negosyo namin, construction material. So walang construction during lockdown. Before mag-lockdown, inoperan kami ng isang supplier namin. Sabi nila, ibenta nyo itong item na to, mabenta to. Sabi ko, ayoko, hindi ko market yan. Tapos sabi ni Louie, try natin magbenta tayo. Kumuha kami, yun yung mga styrobox. Styrobox, kumuha kami ng styrobox. Which is hindi naman talaga namin minamarket. Although alam na namin matagal na yung styrobox dahil dun yung supplier namin, may nagmamanufacture nun. Inoffer sa amin, kinulit kami ng supplier. Before mag-lockdown, nakakuha kami ng stock ng styrobox. Tapos, during lockdown nga, walang construction. So, wala talaga kaming income. Wala kaming income. Pero dahil nga nagtiwala kami, naniniwala kami sa Panginoon, binigyan kami ng way ni Lord. Paano kami makakasurvive sa pandemic. Yun nga yung styrobox. During pandemic, during lockdown, yun ang nag-survive sa amin. Styrobox lang po sa amin. Maya-maya lalamog na nag-pick up sa bahay namin. So parang pandemic pero kami dire-diretso yung namin. So parang aware na hindi naman yun yung linya namin. Kami ng agad-agarang pang-solusyon sa pang matagalang palang
anong yun. Akala ko kasi yung lockdown na yun, 15 days lang eh. So sabi ko, okay lang, may pera pa ako. Kasi parang January to February, walang home pa yung deliveries namin. So may hawak akong pera. Sabi ko, okay lang, kaya natin mag-survive 15 days. Hanggang na naging 30 days. Hanggang sa lumaon. Pero hindi kami pinabayaan ni Lord. Ito lang, last week lang, another experience na naman. Dahil sa pagtitiwala namin sa Panginoon, sabi ko nga kay Ruby, wala pa kaming kasi nag-lockdown na naman, di ba? So, apektado na naman kami kasi nag-uumpisa pa lang uli kaming mag-porsige uli ng mga transaction. Biglang nag-lockdown na naman, so wala na naman kami, nga na naman kami. Sabi ko, mag-due date na ang natin, mga bayarin natin, like yung L3 namin. So kailangan may papasok kaming mga cheque. Sabi ko, wala pa tayong pondo. Pero sabi, ewan ko, sabi ko sa kanya, hindi ako kinakabahan, honestly, during that time. Kasi pagka may papasok akong cheque, kabado na ako eh. Hindi ko na alam kung saan lupalop ko hagilapin yung ipampupondo ko sa cheque. Pero during that time, walang kabang naramdaman, pero wala kaming pera. As in, wala kaming pera. Tapos, Monday, ang pasok ng cheque. Monday. Pagising namin ng Monday, may kumakatok, hinahanap si Louie. Sabi ko, sino po sila? Hindi rin kilala ni Louie. May customer, nagda-down. Hindi, wala namang abiso na magda-down yung customer. So, parang sabi ko kay Ate Evelyn, kasi para sa kaalaman niyo po, magkapit-bahay na kami ni Ate Evelyn ngayon. Ayun. Sabi ko, te, sobrang blessing. Sinagot kagad ni Lord yung ko. Eksaktong-eksakto kung magkano yung kailangan kong pangpondo sa cheque. Yun yung dumating na umagang yun. Sabi pa ni Louie, kulang daw. Kasi ang usapan nila, ganong amount. Pero ang binigay lang, yung amount na kailangan. So, kaya sabi ni Ate Evelyn, na umihingi ka pa ng sobra, yan lang nga yung kailangan mo. Sabi ni Lord, yan lang yung kailangan mo, bakit umihingi ka pa ng sobra? Nagbibiroan kami. Pero sobrang sabi nga ni Louie nung nag-uusap kami, sabi niya, kinilabutan siya. Kasi di ba sobrang pagtitiwala namin kay Lord, hindi niya kami pababay. Laging on time. Laging every time na kailangan namin ng help, yan, katulad ito yung paglipat namin dito sa bahay na to, biglaan din yung paglipat namin. Pero binigyan kami, Lord, ng way para makalipat dito. Sobrang pinadali niya lahat. Kasi kailangan namin umalis sa amin. Ang daming pagsubok, pero sabi ko nga, lagi lang kami nagpe-pray, lagi kami naniniwala, although hindi nyo kami parating nakikita sa prayer meeting. Sorry, pero siguro hindi rin kasi ako into sa mga online. Hindi ako, parang hindi ko na-feel yung pasensya na. Pero simula nung mag-lockdown, every day nag-rosary kami. Pati mga anak ko na sanay sa mag-rosary every day. Yan yung hindi nawawala sa amin, mag-rosary. Kahit na lumampas mo kami ng 6 o'clock. Minsan alas 12 ng gabi nag-rosary kami. Basta araw-araw mag-rosary kami. Hindi kami nakakalimot. Kaya sabi ko nga, yung sa mga nangyayari sa amin, sabi ko siguro hindi tayo masamang tao kasi patuloy pa rin tayo binibless ni Lord kahit na anong binabato sa atin.
sobrang blessed pa rin kami. Sobrang yung binibigay ni Lord na blessings, laging sabi nga, on time lagi si Lord. Hindi nalilate si Lord. Pag tumawag ka, siguro may mga time na may hinihiling tayo, hindi niya binibigay. Siguro kasi hindi para sa atin, hindi makakabuti sa atin. Sabi ko nga yung may bahay kami tinignan una, hindi binigay ni Lord. Siguro hindi para sa amin, hindi kami magiging komportable. Pero yung mga bagay na hinihiling natin minsan, pag hindi para sa atin, hindi naman, di ba sabi nga, merong ano, parang wait, no, yun yung mga ano. Pero yun nga, patuloy lang kami naniniwala kay Lord. Patuloy lang kaming tumatawag. Kaya siguro, yun yung paniniwala ko na ano, patuloy niya pa rin kaming bine-bless every time na kailangan namin talaga ng ano, on time parati si Lord. Basta, yun nga, huwag lang tayo mawawala ng tiwala. Sabi ko nga sa isip-isip ko, itong verse na natapat sa amin, parang ano, di ba, sakto sa atin. Ngayon, yun lang yung kailangan natin eh. Kahit siguro marami tayo, ang labanan na lang kasi ngayon, survival na lang eh. Hindi natin kailangan maging mayaman. Kailangan natin mag-survive. Kaya mas kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Mas kailangan natin lumapit kay Lord ngayon para mabigyan tayo ng mas mahabang buhay. Mas masaya, mas parang, di ba, ngayon, i-enjoy na lang natin yung buhay. Hindi kasi natin masabi na kasi yung panahon ngayon na kahit anong pag-iingat natin, minsan, kung sino pa nga yung ingat na ingat, yung pa yung tinatamaan ng COVID. Kaya, continuous lang ngayon sa pagtitiwala at pagpe-pray kay Lord. Yun lang po. Thank you. At alam ko po at alam na nating lahat na ang Panginoon at nararanasan po natin na kailan po ay hindi po siya dumadating sa buhay natin ng late. Laging on time yung ating mga pangangailangan. Amen po. Okay, ang next sharer po natin ay mula ulit sa class 93. Siya po ay coordinator at sa ngayon po ay youth ministry head. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Sister Jess Bautista. Sister Jess. Good evening po. Naririnig po ako. Good evening. Ayan. Yung napunta naman po sa akin na verse, yung Roma, Kabanata 8, versikulo 28. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Siguro, hindi ito binunot para sa akin. Siguro talagang angkop itong verse na to para sa akin. Dito po sa verse na to, maraming pwedeng itanong o maraming kasagutan. Minsan nagtataka tayo kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito.
tulad ng mga dinadanas natin sa pandemyang ito. Pero sabi nga po natin, di ba, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan magtanong dahil alam natin na lahat ng nangyayari, malungkot man o masaya, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay nito sa atin. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ngayon, kaloob ng Panginoon ito. Ang sharing ko lang po siguro ay ano. Ayoko nang umiyak sana. Dahil ngayong araw na to, ngayon dapat kami nagsiselebrate ng aming anibersaryo. Pasensya na po kung hanggang ngayon emotional pa rin ako. Ito na siguro yung sa buong buhay ko, parang ito na siguro yung pinakamabigat at pinakamahirap na pagsubok na dinaanan ko sa buong buhay ko. Kasi simula nga po nung pandemya, nung nakaraang taon, nasa bahay lang kami, buong pamilya, magkakasama kami, halos yung asawa ko. Hindi kami nagkakahiwalay kahit ng mga anak ko kasi yun nga, work from home siya. Dito kami lagi sa bahay. Kung may lakad man kami, lagi pa rin kaming magkakasama. Nung dumating po yung ganitong sitwasyon, hindi ko po inakala na mangyayari yung ganitong bagay na kahit kami, mapapabilang sa history. Kumbaga, hindi sa ano po, COVID kasi, di ba po, parang nung una, relax lang, inaano lang po natin na mag-ingat lang tayo dahil nga may virus na kumakalat. Maingat naman kami, maingat yung, lalo na po yung asawa ko, maingat siya. Pero siguro, sabi nga natin, lahat ng bagay, ang Panginoon lang ang nakakaalam. Hindi ko inakala na mangyayari yung ganito kasi nga po, 'di ba, walang paramdam. Hindi nagkasakit ang asawa ko ng malala kasi ubo lang talaga, nagkasinat siya. So, hindi ko inakala na mangyayari yung ganito. Hanggang yun nga na nung araw na yun, nung March 23, nagbago bigla yung kanyang kilos. Pero saglit lang yun, oras lang po yun. So parang bigla akong natakot, nataranta ako. Kaya po, yun nga, nag-tawag na ako, humingi na ako ng tulong, kung anong magagawa. Lahat ng kaya kong gawin. Kaya lang, napakabilis ng pangyayari. Hindi ko alam kung tatakbuhin ko yung asawa ko, kung anong gagawin ko sa kanya. Wala akong magawa eh. Pero lahat naman ginawa ko para lang mailigtas siya. Pero sabi ko nga, nung nangyari yung ganun, at sinabi sa akin ng asawa ko na okay na siya, tapos sinabi niya na kinansel niya lahat ng appointment niya, parang pumikit lang siya at saka yun nga, parang natulog lang siya. Sobrang hindi ako makapaniwala na parang nananaginip ako. Maraming nagulat. Lahat kayo, lahat tayo nagulat. Pero hindi ako, sa sitwasyon na yun, hindi ako nagtanong. Hindi ko kinu-question ang Panginoon. Lalo pa akong kumapit sa kanya. Kasi inisip ko, masakit. Sobrang sakit ang mawala ng minamahal. Pero sinabi ko sa Panginoon na, alam ko Lord, ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang may gawa ng lahat ng ito. Wala akong magagawa.
kahit anong gawin ko, maglupasay ako dito, wala na akong magagawa dahil ikaw ang may gusto. Eh, yun po. Hanggang sa sobrang sakit, hindi pa rin ako makamove on nung mga araw na yun, nung mga nakalipas na ano na yun. Sabi ko, walang oras. Walang oras. Ang kinakapitan ko, ang Panginoon. Lagi akong hawak ko yung Bible. Hawak ko yung binigay sa akin na aklat na kailangan dasalin ko kung ano man ang lahat ng mga kailangan kong dasalin. Laging nakakapit ako sa Kanya. Sobrang bigat, sobrang ano. Pero sabi ko, Lord, alam ko ikaw din ang makakapagpahilom ng lahat ng nanditong bigat sa dibdib ko. Kasi nga po, di ba, dagdag pa po sa nangyari sa asawa ko, nag-quarantine pa kami, naging positive kami ng mga bata. So yung nangyari sa akin, hindi ko talaga maintindihan kung paano ko palalakasin yung sarili ko. So totoo lang, sobrang nanghihina na ako nung time na yun dahil kasama yung mga anak ko eh. Gusto kong ipakita sa mga anak ko na malakas ako dahil, pero sa totoo lang, hinanghina na ako. Inisip ko nun, kukunin na rin ako ng asawa ko. Pero hindi ko pinakita sa mga anak ko na mahina ako. Umiiyak ako. Aakit ako sa taas, aakit ako sa kwarto para umiyak lang ako na hindi nakikita ng mga anak ko. Pagbababa ako, ipinapakita ko sa kanila na okay ako. Pero sa totoo lang, isa sa mga nakatulong, nakapagbalakas din sa akin. Nga, katulad ng nasabi kanina sa mabuting balita na walang makakahigit sa pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Dahil yung mga kaibigan ko, sa inyo, sa inyong CIU, hindi nyo ako pinabayaan. Mga kaklase ko sa class 93, shepherd ko, hindi ako pinabayaan. Pinaramdam nila sa akin at pinaramdam ninyo sa akin kung gano'n nyo ka rin kami kamahal. Minsan, dumadating yung time na sino pa yung mga malapit sa'yo, yung kapitbahay mo na dapat dadamay sa'yo, pero sila pa yung parang pinandidirihan ka. Naintindihan ko naman po sila dahil lahat naman tayo nag-iingat. Kaya lang. Pero ang akin, ang sa akin na nagpalakas po, yun nga po yung mga kaibigan ko at mga kapatid ko sa class 93 na talagang nagtsaga sila na alagaan kami. Hindi nila inalintana na mahawa sila. Pero hindi naman ho kami hindi naman kami nagpo-close contact. Kumbaga, kahit ako, nag-iingat din ako. Sinasabihan ko din sila na hindi tayo pwede mag-usap ng matagal kasi screen lang ang nakaano nga sa amin. Pero pinakita nila sa akin at sa aming mag-iina na nandyan sila para sa amin. Yun, isa rin yun sa nakapag-ano sa akin, nakakadagdag ng lakas ng loob. Tapos yung mga taong tumutulong, mga taong sa CIO lahat, mga taong nandyan, nagtitext, tumatawag, kumusta kayo, ganito gawin ninyo. Malaking tulong po sa akin yun. Tapos, ang ginawa ko lang talaga ng time yung oras ng pagdadasal ko, araw-araw, same time, same place, lagi akong nagdadasal sa Panginoon. Sana mawala na rin yung virus sa amin. Yun lang yung pinagdasal ko talaga na. At sinasabi ko sa asawa ko na palakasin niya rin kami. Huwag niya akong pabigatin. O huwag niya akong bigyan ng bigat. Sa totoo lang, ang daming problema. Ang dami hanggang ngayon po. Marami pa rin akong pinagdadaan ng problema. Pero lagi ko na lang sinasabi, si Lord ang may gusto. Kung ano man ang ipinagkaloob sa akin na para sa amin ng Panginoon, yun ang susundin ko. Kung hindi naman
kung hindi naman nararapat sa amin o sa akin, sinasabi ko nga po, hindi ko na ipipilit dahil alam kong makakasama siguro. Alam ng shepherd ko, alam ng mga kaklase ko kung anong mga pinagdadaanan ko sa ngayon. Habang tumatagal, andun yung sakit. Kasi tulad nga ng sinabi ko po kanina, every minute, every ano, hindi kami nagkakahiwalay ng asawa ko. Tapos yun nga, simula nung nagsama kami, bihira kami mag-away, bihira kami magtalo ng asawa ko. Wala siyang pinakitang masama. Kumbaga, lahat ng memories, lahat ng ano, pagtingin ko sa sulok ng bahay ko namin, laging siya yung nakikita ako. Tulad po kaninang umaga, na dapat sabi ko nga sa bunso ko, dahil nakapasok na nga yung panganay ko sa office, sabi ko sa bunso ko, dapat maglalakad-lakad kami kanina para magpa-araw. Pero hindi ko alam, kami kanina pagising namin, wala kaming ginawa kundi umiyak. Sobrang lungkot. Hindi na, kasi yung hindi ko alam, hindi naman namin yung pinilit na umiyak. Kasi pagka ganitong araw, pag anniversary namin, nandiyan na yung umaga pa lang babatiin na ako ng asawa ko. Meron darating na surprise, mga ganun po. Parang yung na-miss ko lang siguro yung araw na yun. Kasi sabi ko, sobrang lungkot. Sobrang lungkot ko na. Tapos eto na naman po, yung pagharap ko sa inyo, sa CIU, na dapat magkasama. Yung bang natutuwa ako kasi nakikita ko kayo magkakasama, mag-asawa. Samantalang ako ito, mag-isa na lang. Siguro ang maishishare ko na lang po sa inyo, sa mag-asawa kasi hindi natin alam eh. Kung ano man yung mga kapintasan niya. Dahil asawa natin sila. Asawa natin yung asawa na natin sila. Mamahalin natin yung mga negative side nila kasi habang nabubuhay pa tayo, ipakita na natin sa kanila na kung gaano natin sila kamahal. Kasi kapag wala na sila, kahit anong gawin natin, sabi ko nga po, kahit anong gawin kong ipakita ko kung ano man gawin ko, material na bagay o ano man, hindi niya na makikita, hindi niya na ma-appreciate yun. Kaya sabi ko nga po, lagi mong sinasabi sa mag-asawa, sa inyong mga mag-asawa na hanggang ngayon magkakasama pa ngayon, i-treasure niyo po yung kung ano man ang pinagsasamahan niyo ngayon. Kasi napakahirap. Kasi minsan sasabihin natin, sana buhay pa siya. Para masabi ko sa kanya lahat. Pero hindi naman kasi ganun eh. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari yung mga ganung bagay. Sabi nga po din ng mga ano, ng mga co-teacher niya, bakit ganun si Sir Angie na sobrang linis sa katawan, hindi nila akalain na magkakasakit ng ganun. Sa akin po, tanggap ko na po na nandun na siya sa piling ng Panginoon. Alam ko na tapos na ang mission niya dito sa lupa. Pag iniisip ko lahat ng mga ginawa niya, sacrifices niya, lahat ng ano niya, nagawa niya naman eh. Nakapaglingkod siya sa Panginoon ng buong puso. Yun nga lang, sabi nga po natin, hindi nga lang kami naging ganap na isang shepherd. Pero ngayon, tuluyan na siyang ano, sa piling ng Panginoon, ganap na siyang shepherd. Siya na nga lang mag-isa. Kaya po, ayun, hanggang ngayon, kumakapit pa rin po ako sa ating Panginoon. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako pinanghihinaan ng loob. Kapit pa rin ako sa Kanya. Kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon, sa Kanya pa rin po ako kumakapit. Basta, sabi ko po, kung ano man ang plano niya sa mga nangyayaring ito, handa akong maghintay kung ano man po yung plano na yun niya para sa amin, lalo na sa mga anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Lang po.
Sister Helen, doon po sa ating financial report. Wala ba? Wala? Sandali po. Ms. Gretchen. Ano? Saan yung pinopin sa ata? Ito ba yan? Ba? Click nyo. Pumili ko nun. Ayun, i-share nyo. Oh, i-share mo pa. Bro, brother Alito. Good evening. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Sensya na po. Hindi marinig. Napaiyak kay Sister Jess. Napaiyak ako kay Sister Jess. Kailangan talagang mahalin ng asawa habang nabubuhay pa. Yes! Ito po, magre-report na ako. magre-report po na ako. Oh. Ito na. Yan na. Wala na yung Ryan. Wala. Dali lang. Hindi na ka. So, yeah. Yung una. Ayun, ayun na. Ayun na. CIU MECC Financial Report. April 1 to 30, 2021. Cash on hand and in bank beginning balance of April 1, 2021, 233,792.45. Love offering through GCash, meron na po tayong 4,650. Ang cash available, 238,442.45. Less expenses, stipend kay Father Deo Layug, 2,000. Akap, Sister Mary Villanueva is 2,000. Akap kay Brother Archie Gallardo, 2,000. Akap Brother Alfredo Espiritu, 1,000. Akap Brother Bebot Arniego, Class 01, 1,000. A total of 8,000. Ang cash on hand and in bank ending balance as of April 30, 2021 is 230,442.45. Note to financial report. Ang cash on hand po natin is 14,551. As in bank, BPI is 215,891.45. Ending balance, 230,442.45. Love offering po through GCash, ito po sila, Brother Leo and Sister Lynette Male, 150. Brother Bong and Sister Bel Tabernero, 500. Brother Mon and Sister Dolores Cruz, 1,000. Brother Boyet and Sister Michelle Manlimos, 1,000. Brother Lito and Sister Helen Reyes, 500. Brother Mike and Sister Celia Ambrosio, 200. Brother Roger and Sister Patilinta, 100. Brother Dan and Sister Sally Cedilla, 1,000. Brother Bloody and Sister Net Salunga, 100. For a total lahat for this month, for the month of April 30. Kung may question po, pwede ko pong sagutin ngayon. Thank you. Thank you po. Thank you, Brother Fred. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Okay, maraming salamat.
Sino man pong gustong magdagdag sa pondo ng ating community? Andiyan po yung GCAS. Okay, dako na po tayo ngayon sa announcement. Sister Sha. Sister Sha. Ayan po, pakibasa na lang po. Give to the Lord via online bank deposit. Transfer to BPI Family Savings Bank, Himadi Branch, Quezon City. Account name, Christ in Us Catholic Community Incorporated. Account number, 00682-1-00333-2. Kung gusto pong magdagdag sa pondo ng ating community, ito po, pwede po natin padala ito sa GCAS. 0917-636-4099. Okay. Next. Doon po naman sa karagdagan nating announcement, tinatawagan po natin si Sister Celia. Good evening po, good morning po sa lahat. Good morning po, good morning. Naririnig po ba ako? Okay na po ba? Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga sharer natin, brothers and sister, maraming salamat po sa inyong lahat. At para naman po sa ating next week, medyo post Mother's Day presentation po natin yan. Ang ating pong gospel reader ay si Sister Jess. At meron po tayong mga sharer para sa mga mahuhusay nating mother, si Sister Edna De Jesus bilang caring mother, Sister Dolor bilang forgiving wife and a mother, Sister Cecil Servando, career woman and a mother, Sister Len Galvez, prayerful mother, Sister Ellen Pumares, church servant and a mother, Sister Perla Gastiada, church servant and a mother, at sa ikapapahintulot po ng ating Panginoon na sana po eh malampasan niya ng maayos yung kanyang chemo ngayon, si Sister Lou Santos po bilang surviving mother. Sila po ang ating mga sharer para po sa susunod na linggo. At kung medyo o may oras pa po tayo, meron pong konting games na at ang ating pong magiging moderator ay si Brother Boyet and Sister JV Hariol. Maraming salamat po at bilang pangwakas po, Brother Fred Mayuga, maraming salamat po sa pagtanggap. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. Kay Lord tayo magpasalamat. At na po, sa lahat po na nag-share, maraming salamat po. At sa mga gumanap, Father Deo po, tsaka Tingmas kanina, saka sa lahat po ng member at bumubuo ng Christ in Us, sa mga organizer po ng itong virtual mass natin at sa prayer meeting, maraming salamat po. At higit sa lahat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ngayong gabi ng kalakasan, kagandahan ng katawan upang tayo makaganap sa kanyang mga gawain para may-alay natin po sa kanya. Ang lahat po ito ay inialay po natin sa ating Panginoon, ating mga gawain ito. At ngayon naman po, tinatawag po yung ating head steward para magbigay po ng inspirational message para sa atin. Brother Jim, Sister Edna De Jesus. Maraming salamat, Brother Fred. Thank you po. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes. Good evening. Pakatandaan niyo po ito lagi.
God is good all the time. Kaya po yung mga nagkaroon ng mga problema, lagi po ninyong iisipin ito. Thank you po kay Father Deo sa ating pong nag-officiate po ng mass natin ngayong gabi. Maraming salamat din po mga brothers and sisters, mga nagsi-attend po ngayon, at sa mga nag-organize po ng ating prayer meeting ngayong gabi. Maraming maraming salamat po. At Happy Mother's Day po sa inyo lahat, sa ating mga Happy Mother's Day, mga sisters natin, Happy Mother's Day. Next Friday. At magkita-kita po ulit tayo next Friday. Maraming salamat po at magandang gabi. Yes. Amen. Thank you. God bless all. Community prayer. Tercella. Di po may masus. Almighty God, our loving and merciful Father, will lift up to you the Christ in us marriage encounter Catholic community. Make us a Christ-centered community dedicated to foster loving relationships as individuals, as couples, and as families. Guide us to live up your gospel of love. Help us to be your instruments in bringing people to Christ through worship, spiritual formation, discipleship, and fellowship. Give us perseverance and patience so that we may cultivate in us the qualities of a good and responsible Christians. All this we pray with a trusting heart, with the guidance of the Holy Spirit, through the intercessions of Mary, our Mother, in Jesus' name. Amen. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. God bless. Closing song. Closing song. Meron po bang closing song tayo? Sister Celia? Meron. Pena. Yeah.